Emmanuel, God is with us. Nasa atin po ang Panginoon. Amen. Siguro, Sister Ems, kaya natin pinangalan yung ating bunso. Ano? Na si Eman. Kasi Emmanuel. Feel natin talaga that God is with us. Yes, on that time, is really, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo pinalimutan ng Diyos, pinrovide niya lahat sa kanyang pagpapanganak. Kaya ano din, no? Inano po natin yun. Kaya nga, ano rin po eh, isa rin po yun sa, para pong, what you call this, aking dream na, kasi po ang aming mga anak ay puro may B. Victor, Vine, Vicky Christine, no? Tapos, bunso, wala man lang pangalan, Sister Emma. Kaya po ginawa po namin, Emmanuel, Victor Emmanuel. Victorious na Emmanuel pa. No, kaya nga po, punong-puno po kami ng kaligayahan ni Sister Emma sa lahat po nito pong aming mga anak po na ito. Alam niyo po, ang Emmanuel po ay marami ding terminology or ano tawag dito, tawag sa ating Panginoong Jesus. He is an Emmanuel. God is with us. He is also a bread of life. Ano sabi si Sister M sa John 6:35? In John chapter 6 verse 35 says, bread of life, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Hindi ka magugutom. Amen. Hindi ka mauuhaw. Kasi natagpuan mo na. Actually po, dito po ang nagsalita po ang ating Panginoong Jesus mismo. Siya mismo nagsabi, I am the bread of life. Siya yung tinapay ng buhay. Ang tinapay po na hindi nabubulok. No? Hindi po nasisira. Amen. Kasi po, lagi pong sariwa. Pag natagpuan yun, paano ba natin explain yun, Sister Ems, na pag natagpuan mo ang ating Panginoon is, tawag ko dun is, wala ka nang hahanapin pa. John 10:10, di ba? I came that you may have life. Life abundantly, exceedingly, you will experience. In the midst of your defeat, brothers and sisters, you will be victorious. In the midst of your sadness, you will become happy. Teka muna, brother, Sister Ems, Brother Vic, paano ka magiging happy? Sad ka nga. No? You know, brothers and sisters, when you are with Christ, you will become happy. Amen. It's now happening with our brothers and sisters in our chapter in Macau. Mm-hmm. No, sila po ngayon ay pinagdadasal po natin. Amen. Because of the COVID, no? Amen. Pero makikita ko doon yung mga posting nila. Ang sasaya pa nila eh. Amen. Because they are with God. Amen. Emmanuel, God is with us. Yun po yung ibig sabihin po noon eh. Tapos meron pa rin pong tawag sa ating Panginoon. Mm-hmm. He is the captain of salvation. Amen. Jesus is a Savior, our Savior. Salvation. Anong sabi Sister M sa Hebrews 2 verse 10? In Hebrews 2 verse 10 says, in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Iyon naman eh, di ba? Ang pagkakapakon ng ating Panginoon, Jesucristo sa krus. Iyon po ay para sa iyo at para sa atin. Para sa atin lahat. Bakit po? To save us. No? Dito po sa mundo pong ito, sa kamunduhan. We have experienced that, many brothers and sisters. Di po ba pagka nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali, mga kasalanan, yung maluglugmok na tayo, na mapapasubo na tayo. Iba nga po, meron ako narinig eh. Meron ako narinig kahapon sa aming meeting, kahapon ba yun, no? Last Friday, no? Aming meeting, Sister M. Merong isang sister na, wow, very effective. Pero dapat mag-suicide na siya. But God saved her. Mm-hmm. No? Niligtas siya ng ating Panginoon. Now, she is now effectively using by God because our God is a captain of salvation. Amen. Ito pa isang maganda na tawag sa ating Panginoon aside from being an Emmanuel. He is a good shepherd. Amen. Maayong pastol. Mabuting pastol. No? Ang sabi po sa John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for his sheep. Magsasakripisyo para sa kanyang tupa. Sino po ang tupa? Ikaw,
ako, Sister Emma, tayo po ang kanyang tupa na hindi niya po pababayaan. Ayaw niyang malayo sa paningin natin. Amen. Naalala ko noon, si sila Peter sa bangka, no? Kala na natutulog ang ating Panginoon. Hindi po, nagpapahinga lang. Alam po natin, baka po yung mata po niya, nakaganon lang eh. Alam po niya ang mangyayari po sa atin. At alam po niya kung kailan niya tayo liligtas, ibibigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Another term, Sister Ems. Ano yun sa another term? He is a redeemer. A redeemer. Ano yun? Ano yung ibig sabihin ng redeemer? In Titus 2, verse 14, Sister Ems. In Titus 2, verse 14 says, who gave himself for us, to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Redeemer nga eh. Ang gusto ng Panginoon, gagawa siya ng kabutihan sa atin. Amen. Kaya nga po, ang gusto ng ating Panginoon, mabuti po ang ating buhay. Mm-hmm. Mabuti ang ating kalusugan. Mabuti ang ating pamilya. Mm-hmm. Ganun ang ating Panginoon. Redeemer, to redeem us from the wicked ways, no, wickedness, to purify us. Yun yung purification po natin, kaya nga sa renewal, nakakatawa eh. Siguro kung di sa renewal, Sister M, hindi tayo magpupurify. Amen. No? That's Amen. Why we thank God, because He redeemed us. Siguro kung hindi, wala na, puro kamunduhan. Pasko, lagi lumang buhay natin. Ano iniisip natin? Makakatanggap na regalo. Kaya sa totoo, dapat tayo magregalo. Anong regalo po ang gusto ng ating Panginoon? Lagi ko po sinasabi po ito sa LSS, sa Baptism of the Holy Spirit. Ang hinihingi niyang regalo sa atin, yung meron tayo na wala ang Diyos. Siya. Ano yun? Kasalanan. Wickedness. Amen. No? Yung karumihan po natin, Amen. Yung po yung gusto ng ating Panginoon. Amen. Emmanuel, God is with us. In Isaiah 9 verse 6 says that His name shall be called Wonderful Counselor, Amen. The Mighty God, the Everlasting Father, Amen. The Prince of Peace. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan Amen. Na dinudulot po sa bawat isa sa atin. Amen. God came to be with us at the Bethlehem. Kaya nga po meron tayong manger ngayon eh. Sa Bethlehem po siya pinanganak. Di ba, Sister Ems? Amen. Ano ba yung ibig sabihin ng sa Bethlehem, Sister Ems? God was with us when He sent His Son into the world. Amen. It is the name Emmanuel that helps us to know that Jesus was not an ordinary baby. Amen. Yeah, of course. And in the Bible, it teaches us that He was God. He is God, clothed in human flesh. Siya po ay Panginoon. Siya po ay Diyos. Amen. And at the same time, human flesh. Mm-hmm. Pinanganak po siya ni Mama Mary. Mm-hmm. No? Siyam na buwan sa tiyan na inalagaan. So, ibig sabihin, kumbaga, si Sister Emma, nanay, of course, no? Sa sinapupunan, ikaw nga sa sinapupunan, nandun ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya po siya po ay may human, no? May human flesh po siya. May tao po siya. At the same time, siya po ay Diyos. Can you imagine? Bakit po yun? Because John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. As I have explained always, na ang sarap-sarap ng buhay ng Diyos sa langit, bumaba pa para sa lupa. For you, for me, for Sister Emma, and for us. For us to be redeemed. For us to be saved. From our sins. Amen. Dito po sa mundo pong ito. Amen. Eh, kung ako yun, hindi na ako eh. Kukulit kaya ng tao, ang sasama kaya ng tao, ang dami kaya ng kasalanan ng tao, bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa mundo pong ito? O diba, the sisters? Amen. Kaya nga, makikita po natin yung kasaysayan ng ating Panginoong Jesus. Hindi po siya pinanganak sa big time hospital. Hindi po siya pinanganak na meron siyang pong, what you call this, diaper. Mm-hmm. No? Doon po siya sa manger. Ano po yung manger? Na, ano yun? Sabsaban yun. Kung tawag natin sa Tagalog, sabsaban. Sugahan o kural ng mga hayop. Amen. Na kung saan may mga dumi, may mga kwan. Kaya nga po, ang kanya pong illustration ay dayami. No? Uhay, mga damo. Yung pong hinigaan po niya.
Oh, wow. Praise God, brothers and sisters. The humbleness of our God. Amen. Kaya nga po, ang number one pong virtue na ano po natin is humility. Amen. Humility. Yung pong kababaan ng loob. Kasi po, yun po ang ating Panginoon. Merong kababaan ng loob. Bakit po? Sa pagmamahal sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Amen. Sister Emma, sa atin pong lahat, nagmamahal ang ating Panginoon. Amen. God was with us even before the Bethlehem. Amen. No, di ba? Binasa rin po natin ito sa John 3:16. Mm-hmm. For God so loved the world. Ibig sabihin, wala pa tayo. Mahal na tayo ng ating Panginoon, Sister Ems, di ba? Kasi, pagmamahal ng Diyos eh. Tapos, yung kasalukuyan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Mm-hmm. Na kung sinong maniniwala sa kanya, magkakaroon ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Para sinasabi po natin, God is the same yesterday, today, and forever. Amen. In the beginning, God created the heaven and earth in Genesis 1 verse 1. Doon po makikita po natin bago po dumating ang ating Panginoong Jesus, ang dami na po pangyayari sa scripture. Amen. Na ang Panginoon po ay kasama na ng tao. Amen. During the time of Adam and Eve, mm-hmm. Abraham, Moses, Isaiah, mga prophets, no? Pagdating ka, papunta kay David, no? Can we imagine that? Then, after David, ito na ang ating Panginoong Jesus, no? Ito na po kasama na mga disipulo at kasama po natin. At ang isang maganda po, brothers and sisters, God will continue to be with us throughout all eternity. Sister Ems? Amen. God was with us before Bethlehem. So, before pa pala pinanganak ang Jesus, ang Panginoon nasa atin na. Nasa atin na. And God was with us at Bethlehem. Yung Amen. Ngayon, yung ngayon, yung kasalukuyan po nating nilalagak dito sa mundo. Amen. God is with us. But is also still with us today, and Jesus Christ is still ministering to God's children at this very moment. At this very moment, ito po na magkakasama po tayo, Amen. Kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Because God tasted death for every man. Mm-hmm. No? Namatay po sa krus dahil po sa iyo, dahil po sa atin, Amen. Dahil sa atin po lahat. Amen. Jesus bring many sons and daughters to glory. Mm-hmm. No? Tayo po ay dinala ng ating Panginoon sa kanya pong kalangitan. Amen. Although we are here on earth, eh, meron tayong tinatawag na lupa man daw ay langit na rin. Di ba? Jesus disarmed the devil of his power para pumaligtas po tayo, to protect us. Yan ang ating Panginoon. Every now and then, pinoproteksyonan po tayo. God, Jesus, He is ministering to the needs of God's children. Lagi niya po tayong binabantayan, lagi po niya tayong sinasamahan, sinasaklolohan po sa lahat po ng bagay. Ito pong Pasko po na ito, mga kapatid. Ano po ang regalo natin sa ating Panginoon? Ano po ba yung nakalaam po natin? Yan nga may kasabihan po na everyday is Christmas. Amen. Nabanggit ko yata yun nung isang episode natin. Kailan pa po tayong magpapatawad? Ilang Pasko pa po ang kailangan pa po natin para po tayo magpatawad? Ilang Pasko pa po ang kailangan natin para po tayo umibig? Ilang Pasko pa po ang kailangan po natin para tayo magpakumbaba? Ilang Pasko pa po ang kailangan po natin para ihinto po natin ang ating bisyo? Ilang Pasko pa po ang kailangan po natin para po magkasundo ang mag-asawa? Para magsuyuan po? Para umuwi po tayo? Ano sabi ni Mother Teresa? Do you want peace? Gusto mo ba maging happy ka? Go home and love your family. Amen. Our family is a manger composed of the Holy Family. Mm-hmm. No? Ang Inang Maria, ang ating Saint Joseph, at si Jesus. Yan po ang bumubuo po ng isang pamilya. Huwaran po ang bawat isa po sa atin. Kaya nga, nung kami po marinyod ni Sister Emma, isa po namin pinagtuunan po ng pansin yung pagiging isang pamilya. Maging modelo ng mga anak, mag-asawa, na nawa po makatouch o maka-evangelize, maka-share, maka-spread ng goodness ng Diyos. Maka-inspired sa ating po mga kapatid.
Amen. This Christmas, my brothers and sisters, ang aming pong hantog to inspire other people. Amen. Yung po yung regalo natin sa ating Panginoon. Amen. Maging inspiration ka sa husband mo. Maging inspiration ka sa wife mo. Maging inspiration ka sa mga anak mo. Maging inspiration ka kay mama at kay papa. Maging inspiration ka sa biyanan mo. Maging inspiration ka sa boss mo. Sa mga kasama mo, mga ka-brother mo, mga ka-sister mo sa community. Amen. Dear brothers and sisters, yun po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Ito pong Pasko po na ito. Maligayang Pasko po sa bawat isa po sa atin. Merry Christmas to each and every one of us. Let us pray, brothers and sisters. The Holy Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Father God, we thank you, we worship you, we magnify your name, oh, yes, Lord God. Thank you, Lord, for the season of Christmas. Yes, Lord. That we may always, always remember that you are with us. Amen. That you are always with us. But before, then before, Lord God, you are with us already. Yes, yes, Lord God, sa iyong pagsilang, sa iyong kaarawan po ngayon, ikaw po ang celebrant, hindi po kami. Amen. Nawa maihandog po namin, ang nararapat namin ihandog para sa birthday mo. Amen. O Panginoon. Yes, all these things, Father, we ask, we pray. In Jesus' mighty name. Amen, amen and amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas po sa lahat.